realistic ako sa aking mga pangarap. Realistic. No, but I was not defining. Kasi ayoko nang nililabel. Palibhasa, hindi matangos ang ilong mo. Palibhasa, may accent. Kanasabihan ka ba niyan? You know, I was told one time before I started hosting that I was not going to make it as a host because I have an accent. As if my accent defined or defines my mind. Pero yun, mga discriminatory remarks. Wala akong balak mag-artista. Wala akong balak. I came to Manila as a fan. I wanted to find a job. What it was, I didn't know. Pero ang nasa puso ko, handa akong makipagsapalaran, handa akong magutom, and I wanted to find what it was that God had for me because I wanted the best life for my mother. So ano, ito nga, ay, yung mga marami kang trabaho na pinasok. Ano-ano ito? Isa-isahin natin. Napakadami. Okay, ito na. Oo, nasa akin, Tito Boy. Ayan. Ito yung iba't iba mong trabaho. Una, dating nagbebenta ng encyclopedia, Tito Boy. Totoo yun. Ay, may pasabog. Ay, ayan po. Wow. Ay, oo. Paano ka nagbebenta ng encyclopedia? Noon kasi, I had to find a job na hindi kailangan ang diploma. So, sales. It was very attractive. May nagsabi sa aking kaibigan, ba't hindi tayo mag-seminar? So, nag-seminar kami. Ang ending, we were selling books. And when you sold encyclopedias, may 7 to 10 minute presentation. May blah 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 blah, etc. Yung may ganun. Eh, ang galing-galing ko doon. Pero, mahirap magbenta ng libro. Nakakarating kami ng Pampanga, nakakarating kami ng kung saan-saan. And nasanay ako sa cold calls, yung kumakatok po. So, I'm also familiar with the concept of rejection. Tao po, meron lang ho kaming i-represent. Wala kaming oras. Sanay ako doon. Nasasanay ka pala mapahiya. So, you go to the next house, may profiling. So, itong bahay na ito, baka pwede. Ilan ang anak, may pintura, baka kayang bilhin. So, I did that for a long time, for many years, selling encyclopedia. Also because one of my uncles, one of the brothers of my father, was very successful sa pagbibenta ng encyclopedia. I have a story there, may anecdote ako. Ang daming tumanggi, siguro sa 100, mabuti na kung may isa na magpapapasok sa isang bahay. Isang beses po ako'y nagpunta sa isang bahay sa Pasay. Katok lang. Katok lang. Pagkatapos ay napakabait nung matanda, nung nanay. Pinapasok kami, ako at isang kaibigan. She made me present yung encyclopedia. Sa madaling salita, she's so kind. She's so kind. Bumili. Mga 25 years later, kinalabit niya ako sa isang occasion. Sabi niya, ako si Mrs. She doesn't want me to mention her name. Ako si Mrs. T. Ako yung bumili ng libro sa'yo. Miyak ako. I was overwhelmed by emotions. Dahil, by emotions. Dahil, na-realize ko na kung sa 1,000 tinatanggihan ka, huwag ka lang mapagod, may isa. May isang papapasukin ka. So, you're talking about persistence. You're talking about tenacity. You're talking about hard work. Kasi ang panalo ay yung mga talo na hindi sumusurrender. Correct. Tama. Huwag tayong tumigil. Oo. Yun yun. Ang dami ko pang binenta, Carla. Eto na nga. Ah, talaga? Meron kang, nandito eh. Oo. Nakasulat, oh. Pero puro pagbenta. Hindi, wait lang. Ayan, anong susunod? Kasi walang diploma requirement eh. Oo. At saka, madaldal ako. Sales talk kung sales talk talaga. Ayun. Saka, balik tayo dun sa encyclopedia, meron kasi talaga lang market yan. Diba, Tito Boy? Kaya mahal kasi yan eh. Pag iniisip ko, parang, tsaka meron panahon na talagang umuso yan. Oo. Meron akong mga Rico na sangkay hadto, makikikain akong ganyan, na yung dami nilang encyclopedia. Diba? Nakastante. Isang cabinet. Tama yun. At saka parang may premium yung bahay. Yes. Pag may encyclopedia. Encyclopedia, diba? Ay, kami puro Pinoy comics lang nakasampay dun sa... Kami waray istante. Kami rin. Okay, Tito Boy, ang fire... Pati ang fire extinguisher? One of the people I worked with in the encyclopedia business ay lumipat sa isang kumpanya kung saan nagbebenta ng fire extinguishers.
go na naman kami doon. Pero paano mo binibenta? Ano sinasabi pag fire extinguisher? You present eh. Na ito po, alam niyo ba na may statistics ganyan. Oh. Ilang bahay ang nasusunog pag ganito, etc. Kaya kailangan natin protect. May ganung tang mahirap pa rin ibenta yun bilang nakakatakot ang masunugan. Oo. Mahirap. Rin, no? Pero ang dami kong natutunan talaga doon. Merong mga pagkakataon, especially to salesmen, you know, a closing a sales is not necessarily right at that very moment when you're selling. Hindi eh. Tama ka. May isang araw na nararamdaman mo na lamang na may pangangailangan ka. And you remember the boy. May nagbenta sa akin nun. Oh. Nasaan ba ang number nun? Diba? Totoo. May mga ganyan. Ano pa, Tito Boy? Eto, naging Ayan. Server ka rin daw ng Miss Universe noon sa isang restaurant. What? Totoo yun. No, ganito yun. I worked in a Japanese restaurant in Malate. Wala na ho siya ngayon. Pero I was, hindi ako nag-dishwasher. Pero nag-waiter, nag-assistant cook, tempura pa yung aming ano. But I was, alam mo, Carla Jolens, madaldal talaga ako. Hi, good afternoon ma'am. Ano po ang inyong gusto? Maano ako? I open doors, tagabukas ng pintuan because I spoke without fear. Good afternoon, welcome to the restaurant. Isa sa mga naging customer namin, she will not remember this, ay si Miss Universe Gloria Diaz. Diyos ko po, ang titig ko talaga. Sabi ko, ang ganda-ganda pala talaga niya. You know, I didn't know that I was going to be friends with Glory many years after. She came to the restaurant and I was working as I opened the door and then I led her to, I think, to the tempura corner or somewhere in the restaurant. Hi mga momshies! Subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel para maging updated kayo sa Magandang Buhay. For more videos, just click the i button.